Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Ako ang inyong abang lingkod, Johnny the Bagger. Pag-usapan natin ngayon, ako medyo nababahala ako rito sa nangyari na to. Dito kay Cassandra Leong kahapon sa kalagitnaan ng pagdinig. Fourth quad hearing ng House of Representatives. House of Representatives, yeah. So, hindi niya na siguro kinaya ang pressure ng pagsisinungaling. Akala niya strong siya. Alam ko sabihin niyo, akala ako genius siya. Diba? Baka Tesbon, hinimatay, nalantakan ni Wesley. Wesley naman kayo, akala ko naman si Dan Fernandez. Diba? Okay. Hindi, ganito kasi. Diba, sa kalagitnaan ng pandinig ganyan, nagulat na lang ako nung magkaroon ako ng internet signal. Narinig ko na yung doctor ng Kongreso, hinahanap nila. And then tinanong, how's Cassandra Leong? Sabi niya, okay na siya ngayon. Binigyan namin siya ng carbohydrates. So sabi niya, bumaba nga raw po yung sugar level. Eh, yung ginagawa pala nito ni Alice, ni Cassie, hindi raw po ito nagkakain. Yung mga ibinibigay, no, siguro nagpapapayat. Yung mga ibinibigay na mga pagkain ng House of Representatives sa kanya, mga siniserve, na masasarap naman talaga in fairness, hindi niya po kinakain daw. At ang gustong kainin niya, yung nasa labas. Aba, di ba? Diyan ho dapat maging maingat. Kasi, possibility nito, yung nga ho, Sir Carlos, na ginawa niyang depensa yung kanyang health condition at educational predicament. Ang ginawa niya, ang nangyari dito, nagsi-CR din siya, diba? Nagto-toilet din siya, ganyan. Dapat bantayan rin yan. Kasi po posible dyan na merong, diba, pumunta ng CR. Diba, dapat merong kasama, merong escort. Babaeng pulis, syempre. Para ho, walang lalapit sa kanya. Tignan muna yung cubicle na papasukan. O meron pong designated cubicle para lamang po sa kanya. Pag siya po ay pupunta ng toilet. Ni congresswoman, hindi pwedeng pumasok. Dapat po kanya lang. Actually, maganda yung venue na yan. Nakarating na ako dyan talaga isang beses. So, bakit ko sinasabi yon? So, pwede kasing bigyan niya ng lason o anumang gamot na po pwedeng mag-cause na bumaba yung kanyang sugar level, di ba? O bumaba yung kanyang potassium. So, ang problema nito, mapipilitan po ang House of Representatives na isugod siya sa pinakamalayong hospital. Di ba? Ngayon, pag naisugod to sa pinakamalayong hospital, marami na hong po pwedeng posibleng mangyari doon. O pwedeng maharang yung ambulance sa daanan. Di ba? O pwede naman na nandoon na sa hospital. Tapos, po pwedeng doon gawa ng paraan na siya ay maitakas. O nuwari, yung pulis na bantay doon. Di ba? Umihi lamang o jumebs. Merong isang karelyebo, sabihin pumasok dito sa loob namin. May nakita kami rin pumasok na nurse. Tapos lumabas yung nurse lang din uli. Wala namang ibang dala. Tapos yun pala, nag-switching na. Diba? Si Cassie na pala yung unang lumabas. So, tapos after an hour, may pumasok na maraming mga nurses. Diba? Para mag-routine check-up sa kanya. Tapos lumabas sila, marami pa rin. Yun pala, kasama na ron yung naka-switch na nurse. Diba? Marami yung po pwedeng mangyari. Ano yan? Lahat ba naman yun? Tinitignan nila? Yung mga yan, naka-face mask? Diba? Po pwede ho yung mga ganong mga bagay. So, dapat pakainin ng pinakbet. Diba? Correct. Parang kay drama. Pero, posibleng mangyari yung mga ganong bagay. Diba? Kasi nga, vital siya sa pagdinig. Yung kanyang koneksyon. Kaya sabi ko i-determine nilang maigi, 'di ba? Pag i-determine nila nang maigi, siya ba yung pinaka least guilty rito? O siya naman po ay isa sa guilty rito? Ang possibility rito maging state witness ba siya? Gaano naman po kabigat, 'di ba? They have to weigh in. Gaano ba kabigat ang mahihita ng gobyerno sa impormasyon na marireveal niya? Katulad ni Colonel Sanchez, Padilla. Sanchez ako ng Sanchez. Kahawig kasi ng pinsan kong buo . Diba? Dapat, bigyan siya ng seguridad.
Di ba? I-condition yung kanya. Yung na inaalala niya, i-condition yung isipan niya. Alam niyo kung bakit? Eh, una-una, tama ka, si Jun Pro. 24 years old lang siya. Baka nasa hit list. Posible rin, di ba? 24 years old lang siya. Batang-bata pa. So, yung pressure, di ba? Na seguridad, importante yun. No. Yung tawag dito, yung witness protection program, yan, i-offer sa kanya yon, di ba? Basta't malaman kung gaano kabigat yung kanyang impormasyon na pwedeng malaman. Kasi ho, merong mga, tignan nyo ha, hindi ho ba kayo, hindi nyo po ba kayo pa, hindi nyo tumapansin. Hindi po siya, sabi niya, nakapag-aral. Di ba? Pure Chinese, so galing ng China. In-export papuntang Pilipinas. Tapos, si Sheila, ganun din. Si Alice, ganun din. Pare-pareho yung mga kwento nila. So, puntahan po natin, ano po ba ang kalagayan ng mga babae, mga batang babae na mga babies sa China? Eh, di ba kapag ka babae, ano yan, ikinahihiya nila doon? Kasi one China policy sila eh. One China, one child policy sila. Isang bata lang ang pwedeng maging anak ng isang pamilya. So pagka nagkaroon nga ng anak na magiging anak na babae, ay either ina-abort na para magkaroon ng tsansa na makapanganak pa sila ng lalaki. So ito hong mga babae, di ba may mga balita rin na itong mga babaeng anak sa China na hindi kinayang patayin ng magulang pero pwedeng pagkakitaan. Di ba? Ibinibenta. So pwedeng itong mga to, na kasi kung titignan nyo eh, bakit hindi magkakamukha si Alice Guo at saka itong si Sheila? Di ba? Hindi sila magkamukha. Pag tinignan, layo eh. Oh. So, posible itong mga to. Tignan mo nanay niya, ha? Tignan mo nanay niya. Oh, pure Chinese ang nanay niya. Nasaan ang tatay ni Cassie? Di ba? Kaya tsaka bakit mag-isa lang siya? Di ba? Hindi kasi rito nakatira yung mga magulang niya. Nanay niya sa China, namatay na. And then, sina Alice Guo, oh, magulang nila, yung nanay nila, nasa China rin. Oh, peki naman yung leyal na na sinasabi nila rito na nandoon sa ano, nandoon sa pag dito sa birth certificate. 'Di ba? Ngayon, yes, hindi sila magkakapatid eh. Yung sinabi rin ni Sheila. Diba? Hindi sila magkakapatid. So, itong mga to posibleng front ito ng mga sindikato. Okay? Yung mga sindikato na magkakaroon ka ng parents, ampunin ka namin, magkakaroon ka ng parents, Chinese, ganito, dalhin namin kayo. No. Siya nga dapat ding magtaka eh. Saan ang galing ang iyong kayamanan? Di ba? Saan ang galing ang pera niya? Anong hanap buhay ng magulang mo? Di ba? Dapat natatanong rin po niya sa sarili niya yun eh. No. At saka isang napansin ko doon, eto, nung tinanong siya ni Barbers, ni Ace, ni paring Ace, ang ganda ng tanong ni paring Ace sa kanya. Casual na casual. Diba? Na sinabi na, kilala mo ba si, ano, si Warren Wu? Warren Wu? Kilala mo. Ano ko po siya? Ninong ko po siya. Sipin mo, paano naging ninong? Wala naman kayong binyag. Walang ganun sa Chinese. Diba? Best friend daw ng nanay niya. Uy, tanong naman ni Abante, kailan pa sila, Abante ba yun? Yung nagtanong, kailan pa sila naging mag-best friend? Okay, kailan sila o paano sila naging mag-best friend, di ba? Oh. So, ibig sabihin dito, sabi niya, kapag dumarating daw po dito yon, eh, close na close silang dalawa. Pero hindi raw niya ganun kakilala. Hindi kaya posibleng yun ang kanyang tunay na tatay? O kaya hindi naman kaya posibleng na yun... Kasi naturalized siya eh. Oh, pinili lang nila na maging Pilipina siya. Dahil nga, bata pa siya, baby siya rito, dito siya noon. Oh. Anong, sabi niya, pinanganak siya sa San Juan, pero lumaki siya sa Binondo. Di ba? Ang daming question sa buhay sa pagkatao po rito, nito ni Cassie. Yan, nag-aral yan para manipulahin. Di ba? Yung tatay nila, Goo, ata baka isa rin sa sindikato. Yun ang nga po sinasabi, isa rin po sa sindikato. At halos lahat naman ng kalalakihan sa China, involved po yan sa PLA.
Okay, parang yung sa mga military service nila, mga ganon. Pero sila, halos lahat ng mga lalaki nila roon, na mga able-bodied person, ay member yan ng PLA. Noong 2019, she was 19 years old. Tapos, ang bilis niya naging boss, ng owner ng isang corporation. Yun nga eh, di ba? Yun ang tanong ko, saan galing ang kayamanan ni Cassandra? Di ba? At saka, noong time na yan, may umiiral na po tayong AMLAC. Diba? So dapat ang tanong, paano nakalusot na ni-review ba ng AMLAC? Saan galing yung mga pera niya na pumasok dyan? Posible na it was the laundered money, diba? From somewhere else, from Mars, papunta ng Pilipinas. Ang daming pwede mga tanong, isipin mo. Nakikipagtarayan pa nga siya kay Wala lang si Mascarenhas, sabi niya. Sabi kasi ni Mascarenhas na nang dumating siya, siya pa yung nag-interview rito. Tapos, sabi naman niya, at saka yung mga yung shares, yung mga ganun, lahat inilipat na sa kanya, na-absorb niya na nung tinanggal siya, di ba? Ninawaren. Kasi nga nung time na yon, pasok na siya sa banga, hindi na siya bata Di ba? Hindi gaya nung nagkasama niya si Harry, 17 lang siya. Ayun, nung naging bossing siya, lagi siyang kasama. Hindi naman raw siya laging kasama. Pero sabi niya, palagi siyang kasama ng big boss. Diba? Tsaka pag wala yung boss, yung big boss, wala si Warren, na dating police. Doon siya nagulat nung sinabi sa kanya ni Barbers na, alam mo ba na may mga bad records siya na nakarating sa amin? Diba? Ganun yung ano niya She was puzzled. So, hindi ba niya naisip na imbestigahin sino ba tong aking ninong, di ba? Yun ho yung isang malaking possibility na itong mga tungaho ay, tawag dito, mga pinalaki talaga sila para po manipulahin. Para sila yung mga maging front. Di ba? Nagkataon lang dito, kina Alice Goo, kina Sheila, hindi nila nagawa na yung kanilang pagiging Pilipino ay maidaan po sa tamang proseso. That is why pinaki nila yung birth certificates. Unlike naman dito kay Wesley, masabi nga ni, una kong narinig nito, sabi, etong si Wesley, ang kanyang citizenship ay Filipino. Pero pansinin nyo, bakit hindi sangkot, walang mga dokumentong nakuha na si Wesley Goo ay sangkot dyan sa Pogo? Diba? Bakit etong mga kababaihan? Diba? Alimbawa na una, hindi ko kasi napanood yung eksena na yan Nauna ba yung sigaw ni Adyong na huwag mo kami papaigutin ha? Sabi yung ganyan. Diba si Adyong yun? Kahit na genius ka pa. Sino ba yun? Yung gumano, narinig ko yun Ito yung sinasabi ko kasi, eto mga nag-i-investigate dyan, alam na nila, they already knew. Diba? Nauna si Adyong yun. Diba? Alam na nila. Yung kwento. Kaya nga sinasabi ni Barbers, tama! Pulis nga siya. Yan rin nakarating sa amin. So, inaaral na po nila yan. Tinitingnan na lang nila kung magsasabi ka ng totoo. Diba? Pero dito ako kahapon nung nalaman ko na, uy, teka muna, bakit hinimatay? Parang gusto ko ang tanong yun, nakailang CR ba? I wasn't able to cover live sa Congress kahapon kasi nga yung bagyo sa manong panahon. May mga madadaanan ako ng may mga baha. Yun daw naka-cover. Sinala Itera ang naandoon. Yan, sayang nga Sana nakapagpa-picture. Andiyan, hinimatay. Picture tayo. Ay, nako. Magaling sila mag-probing. Napapaamin nila. Lalo si Barbers. Galing ng probing. Iabante naman, yung pressure, yung abante di gulat na taktika niya, diba? Ginagamit niya yon. Pero kulang siya ng diskarte para maipit. Hindi katulad rito ang pangipit na ibig sabihin, hindi yung gugulatin mo. O hindi niya akalain, nasagot siya ng sagot ng tanong, nahuhulog na pala siya sa butas, sa bitag. And then, later on, babalikan. Diba? Babalikan. Gaya ng ginagawa ni Beatrix.
'di ba? Yung ganun na tama po, Your Honor. Totoo po yung kanyang sinabi. Based on this number, ganito ganyan ang kanyang statement, sinabi niya na ganito. 'Di ba? 'Yun yung magaling, yung maganda. Ganun kasi sa mga abogado eh. 'Di ba? Papasagot-sagutin ka, tapos mamaya sabihin sa iyo, 'di ba? Paduano magaling rin. Oh. Okay? So sana po maisip po 'yan ng mga taga House of Representatives na may possibility na maitakas 'yan dahil po very vital. Ganun din naman kay Alice Goo. Ingatan, dapat si Alice Goo. Maging si Sheila Lia, lahat 'yan, ingatan 'yang mga babae na 'yan para mapiga ng todo-todo. 'Di ba? Para magkaalaman talaga, malay ninyo yung alam niyo naman, 'di ba? Sino ba yung Lord of Pogo of Philippine Pogo? Yung Panginoon ng Philippine Pogo, yung creator, 'di ba? Tapos sino ho ba baka mamaya etong Panginoon ng Philippine Pogo, ng Evil Pogo, dalawa kasi 'yan, yung Good Pogo that I knew since 2008. Etong Bad Pogo na to, eto bago lang, panahon lang ni Duterte, 2016. Sinimulan nilang ipasok dito 'yan, i-process ng PAGCOR, 'di ba? Kaya lang kulang ng mga batas hanggang sa eto na ipinasok yung EO number 13, 'di ba? Okay, sabi ni ano, JDB, ang tip ko lang diyan, kung sino ang mga kamag-anak ni Ong sa Pinas, kasi yung mga Ong na 'yan, makikaugnayan 'yan sa isang politiko na Filipino-Chinese, 100% 'yan. Galing sa akin. Oh, okay. Sino kaya yun? Politiko na yun. Politiko, ha? Hindi negosyante, ha? Diba? Sinigaw rin sana niya si Sara sa budget hearing. Hindi, malay mo sisigawan niya rin yun. Kasi yung budget briefing na yun, it's not the right time or perfect time para magpakita ng pangil. So, the best thing na magagawa lang ng mga kongresista ron ay ngumiti lang, ngiting tigre. Ganun lang. Magpigil lang. Pipigil nga lang daw sila. Diba? Pero pagdating na niyan sa budget hearing talaga, na kung saan bubusisiin na per line item nila, nako. Diba? Pagka gago-gago, yan, dyan na. Baka mamaya, mainis sila. Mr. Chairman, I move the blah, 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 zero. Kasi kaya po nilang i-zero, kaya nilang bawasan, papyasan yung pondo. Pero hindi lang nila kayang gawin, mag-move para dagdagan. Ganun. Okay? Let's see, uwan na natin ito.